Hello everyone! Magandang gabi sa inyong lahat. Yes, padilim na po. At sinadya akong mag-vlog ng paggabi. Kasi sobrang init kanina. Grabe. As in, kala ko uulan. Nag-vlog-vlog tayo ngayon kasi na-miss ko kayo. Paiba-iba yung oras ng pag-upload ko. Napansin nyo ba? Kasi sinasanay ko yung sarili ko na matulog na maaga. And then, since weekend ngayon, Sunday ngayon guys, gabi ako mag-upload. So, pahinga day ko kanina. Mag-raffle tayo ng giveaway today. Yung mga Sedum Clavatum na ipapag-giveaway ko sa inyo, yung 5, at yung galing kay Luntihan Succulents na 4. Pero before that kasi, magre-repat muna ako dahil meron ako ditong mga succulents na napakatagal na, mahigit isang buwan na. Katulad nitong si Clava, ay si Clava. Si Lawi ko, ay si Clawi. Si Cream Tea. Doon sa mga magtatanong kung hindi ba mamamatay o hindi namamatay ang mga succulents natin na matagal nang naka-air dry or hindi pa itinatanim. Yes, hindi po. Hindi po sila namamatay. Kaya lang po, ang mangyayari pag sobrang tagal ng air dry nila ay natutuyo yung kanilang bottom leaves, which is normal to them. For example po, itong si Cream Tea. Pag yan pong down sa bottom leaves niya, ay nagmamashi or parang jelly, malambot, nagtutubig, may infection siya. Saan ba nakukuha yung pagtutubig na yan? Ibig minsan kasi nasusugatan yung ating mga succulents or yung stem or yes. For example, habang ini-air dry natin yan ay natusok ba o kaya ay nasugat and then naarawan siya or naulanan, natansikan ng tubig, ayan, pumapasok doon sa sugat yung tubig hanggang sa mabulok-mabulok siya. Ano ang gagawin? Pag nakita nyo na medyong black spot doon sa area na may sugat, hiwain nyo siya para hindi siya magtuloy. Kasi magtutuloy-tuloy yan guys eh. Hihiwaan nyo yung parte na may itim. Lalo na pag malambot yan, kailangan niya talagang tanggalin kung ayaw nyong putulin. Kasi may mga ganon. For example, dito sa ating debi na itatanim ngayon, nagkasugat siya dito, ayaw nyong pugutin kasi sayang, gusto nyo nang mahaba yung kanyang stem. Di hiwaan nyo siya dito hanggang sa mawala yung pagkabulok nung ating may sugat. Ire-repat ko muna siya kasi matagal-tagal na po at ngayon lang ako nagkaroon ng paso. Nagripat-ripat kasi ako dito nung nakaraan. So yung malalaking paso, kinuha ko. Etong mga itatanim ko ngayon or ang aking mga iriripat ay matagal na siya talaga. So ang technique ko din, doon sa mga succulents na hindi ko pa gaanong kilala, tapos hindi ko alam kung mabilis siya mag-ugat or bagal siya mag-ugat, ito po yung tekniko. In-air dry ko sila, doon mo malalaman kung gaano siya kabilis mag-ugat. Kasi syempre, for example, ito, may ugat na siya, oo, pero konti pa lang. Isang buwan na siyang naka-air dry dito, and then may mga ugat siya na konti. Hindi ko alam kung makikita nyo. So, malalaman natin ngayon na itong mga succulents na to ay matagal mag-ugat. Hindi natin siya didiligan ng katulad doon sa iba. For example, yung ating mga bluebird, in-air dry nyo siya ng matagal, ng 1 month din, tapos napakakapal na ng ugat niya. Pwede nyo na siyang diligan ng normal na dilig. Pero kung ito, na wala pang ugat, didiligan natin, katulad sa normal na dilig, mabubulok siya dahil wala pa namang umiinom dito at wala pang gaanong ugat. Hindi katulad nito, example lang po ah, hindi katulad nito, for example, si bluebird siya, napakadami niyang ugat, pwede mo na siya diligan after 1 week to 2 weeks ng normal na dilig, nang hindi na siya mabubulok kasi may bagong roots na siya. Ang kailangan na lang niya ay yung roots niya ay kumapit sa potting mix na ilalagay natin. Gagamitin ko ngayon itong pinadala po na naman sa atin ni Mini Dino Eco Garden na potting mix. May pinadala din siya sa ating halaman. Napaka-generous ng ating kaibigan na to at saka seller. Naku, pag nakapunta kayo sa kanila, yung cactus and succulent sila, ang mumura, walang halong birok. Wala na kasi akong paso na mas malaki sana sa kanya. Pero okay na to. Mga ilang buwan, ililipat ulit natin. Pag anuhin niya muna natin yung ugat niya. Mapa-stable sa potting mix. Comment down below kung sino nagtitinda dyan ng lava rock. Wala akong mabilhan ng lava rock na matanghito yung size niya. Isasama ko doon sa aking potting mix. Hirap kasi hanapin ng lava rock dito. Comment po kayo kung meron kayong mga lava rock na binibenta sa mga shop nyo. Inihalo ko kasi sa potting mix yon ang lava rock. Excited na ba kayo sa ating raffle? Sa ating pag-giveaway? Ako din excited na eh. Kaya lang itatanim ko muna to. Siyempre,
kasi andito na, sinisipag na tayo. Parang nalulungkot nga akong mag-ripat pag sobrang konti nung nire-ripat ko. May daming nagtatanong sa inyo doon sa potting mix na ginagamit ko sa aking mga cactus succulents. Minsan, sasabihin ko sa inyo or i-discuss ulit natin yan. Meron akong ginagamit before na yung 70% pumice or 60% pumice and then 30 to 40% of vermicast. Minsan, nag-experiment ako ng mga potting mix na, for example, nilalagyan ko siya ng lava rock, nilalagyan ko siya ng coco peat. Mag-explore tayo sa potting mix tapos nag-work naman sa ating mga succulents, no? Ay, shout out pala kay Ate Inday lang. Hello, Ate Inday. Bibisitahin kita soon, ha? Gugulatin kita dyan sa ano mo, sa garden mo. Isa siya sa pinapanood ko na plant vlogger. Pati si ano, yung lalaki, si Certified From D. Ayan, isa rin siya sa pinapanood ko. Ang ganda nung mga vlog niya. Ang sarap, kasi nasa probinsya siya. Sarap mag-vlog sa probinsya. Hayaan nyo pag pwede nang bumiyay sa probinsya, magba-vlog ako sa ano namin, sa lugar namin. Napakaganda dun. Anim yung inano natin. Niripat. Ayan o. Basa-basa pa yung buhok ko. Nagripat lang talaga ako. Ngayon naman, papasok tayo sa loob ng bahay. Bakit wala akong ilaw dito? So, nandito na tayo sa loob ng bahay at pasensya na po. Ginabi na tayo kasi may dumating na halaman. Hindi ko alam kung saan galing. Walang nagte-text sa akin kung sino yung nagbigay. So, text niyo po ako kung sino yung nagbigay ng halaman from Valenzuela. Ayan, nakalalamove po. Pero mamaya, i-check ko sa email ko. Baka nag-email siya sa akin. At ngayon, eto na guys yung iniintay nyo. Ang uunahin natin is yung limang mananalo ng Sedum Clava. Nung isang araw, dapat ipapaship na siya ni Naturally Green and Wonderful. Pero sabi ko, pag-isahin na lang para isang shipping at isang pagod lang siya. So, ayan, next week makikita nyo bago ko ipaship ang inyong halaman at mapapaship po natin yan after April 4 kasi ECQ po dito sa amin, bawal, hindi naman sa bawal lumabas, kaya lang kasi mag-iingat tayo kasi sa mall ko po siya ipapadadalhin or ipapaship. Kung meron po ako mauutusan, mas maganda, pero kung wala po, talagang ako yung pupunta doon. Eh, meron ditong ano sa bahay, diba? May bata. I-start na po. Lumipat lang ako dito sa laptop kasi nahirapan akong pumindot sa TV. Meron tayo diyan pipiliin sa 744 na nag-comments. And then, start na natin. Start. Charan. Sinong una? Si Ashley Rain Luris. Taga saan kaya to? Congrats Ashley Rain Luris. Next ay sa Clava to guys ha. Si Jean Belialon. Wow! Parang Belialon na ano ko na to? Na shoutout ko na to. Natatandaan ko yung Belialon. Number 2 siya. And then number 3, ano lang natin, konting laki. Si Dantley Bautista. Congrats! Number 3 na siya. Number 4. Number 4 na tayo ay si Ella Gortiza. Wow! Ang suswerte nyo naman. At ang number 5 na makakatanggap ng Sedum Clavatum ay si Tcharan! Rachel Joyce Antonio. Congrats po sa limang bibigyan ng Clava ni Naturally Green and Wonderful. Dito naman tayo next mangunguha ng winner kay yung pinadala sa atin ni Luntian Succulents. Ang unang winner ay makakatanggap ng Sab Corimbosa Law 26. Wala pa ako neto guys. All. Diba swerte nyo makakakuha kayo neto. Kasi yung mga nakuha ko dati namatay. Pero hindi siya 26. Ang Sab kasi, Sab Corimbosa, marami siyang number. Second winner ay si Raindrops ang makukuha nyo guys. Third, I see Bluebird.
Yan, ang ganda ng bluebird. Napakadaling alagaan yan. Itong pang-apat ay makakakuha ng Ebony. Ayan guys, medyo ma-challenge si Ebony. Pero doon sa makakakuha nito na gustong na-challenge sila sa pag-alaga ng succulents, this is for you guys. Ang ganda-ganda ni Ebony. Itong 473 ang makakakuha at basta may word lang siya na luntihan succulents. Para naman pasalamat natin kay luntihan succulents. Kasi hindi natin in-expect na magpapa-giveaway siya. Thank you po sa inyo. Start na natin. Ang unang-una na makakakuha ng Subcurrent Bossa ay si Vernie Frevaldo. Thank you po. Ayan, more power, Miss Kenken. Dito na tayo sa next winner ng Raindrops. Si Wena Valiente, thank you Luntian Succulents and thank you Miss Ken. Wow, thank you din po. Ang makakakuha naman ng bluebird na napakadaling alagaan ay si Okni Birdin. Blessed morning Miss Ken and thank you to Luntian Succulents. Ayan. At ang last naman na makakakuha nitong si, ay hindi niyo pala kita. Basta si Aga Voids Ebony ay si Tcharan! John Pascual, thank you Luntian Succulents and Miss Candelara. So happy na mag-collect ka na rin ng aglaw. I would like to give you kahit mga common varieties lang. Oh, may pa ganun. So thank you so much John Pascual, ang nag-iisang lalaki. Nag-iisang lalaki ba siya na nakakuha ng ating mga pag-giveaway? So thank you so much po sa lahat ng sumali sa ating giveaway at napagabi na yung ating pag-raffle kasi madami akong ginawa ngayon. Katulad po nung sinasabi ko, pagtapos ng video to, mga 1 week, ay hihintayin ko ang inyong message, yung email nyo sa akin doon sa mga nanalo sa Clava at sa mga pag-giveaway ni Luntian Succulents. Kung wala naman po kayong mga email na ginagamit, i-message nyo po ako sa aking Facebook page. Kaya lang nahirapan akong mag-search ng mga name. Lalo na kung hindi parehas yung name nyo sa inyong YouTube, yung inan natin, yung nakasulat dito or yung nakalagay dito sa YouTube, tapos magme-message kayo sa akin gamit yung ibang account hanggang isang linggo po, hintayin ko. Pero kung mapapanood nyo yung video to na 1 week na, ay wala pa po kayong ano sa akin, mini-message o hindi nyo sinasabi na kayo yung nanalo, mapapamigay natin sa iba yun kasi baka masira pag sobrang tagal. Pero yung Clavatum naman, wala pa sa akin, by next week pa darating. So bago tayo mag-end ng vlog, ay mag-shoutout muna tayo o wag na po kayo magtampo kung yung ibang mga sumali ay hindi nabunot o hindi na-mention. Madami pa po tayong giveaway na na darating. Shoutout po kay Maritz Goho Cruz, kay Maricel Elento, kay Merly Ramos, kay Teresita Rasiles, kay Christina Coteng. Hello po, tita. Thank you po sa pagdalaw. So, doon po sa mga nakakaalam ng bahay namin or may kakilala na alam yung bahay namin, please po, next time na lang po kayo dumalaw pag wala ng pandemic or hindi na siya ganun kahigpit kasi para sa safety natin parehas. Ito pa, kay Sherry Balya, happy birthday po sa inyo. Kay Baluyot Family and Arvin Santos, hello po. Kay Rafi Aquino, kay Leonila Piñarubia, happy birthday po para sa March 30. Kay Ami Cabral Albeda at kay Jemmy Bereda na mag-birthday sa April 5. Thank you so much po sa panonood sa ating vlog. I hope you enjoyed it and don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to our channel, Ken Candelara, if you want to, and also click the bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong upload. Thank you and see you on my next video. Bye!